delivering quality education, expanding access to learning, serving learners' learning needs, tackling challenges of the present time, supporting every learner's dream, reaching young Tagumbenos where they are today. From the music capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is DepEd TV. Tara na! Isang masaganang bagong taon sa ating mga mag-aaral ng Grade 12. Naway ang nakalipas na taong 2020 ay naghatid ng maraming aral sa bawat isa sa atin. Nariyang sinubok tayo ng pandemyang nagdulot ng kakaibang pakikipagsalamuha sa bawat isa. Ngunit, pinagtibay rin ito ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, pakikitungo at masayang relasyon ng ating pamilya. Narito na naman ang Lantaw Kompre para sa isang bagong kabanata ng pagtuklas at pagkatuto mula sa paaralang pantelebisyon ng DepEd, Dibisyon ng Tagum City. Ako po ang inyong lingkod, Ginoong Romeo Jr. D. Purog, ang inyong guro sa araw na ito mula sa Tagum City National Comprehensive High School. Samahan niyo ako sa isa namang masagana at komprehensibong talakayan sa ating aralin sa ika-apat na linggo, ang asignaturang Filipino sa Piling Larang tungkol sa paksang, paunawa, babala at anunsyo. Malugod ko kayong binabati dahil matagumpay ninyong natapos ang unang quarter kasabay ang mga hamon sa pagsagot sa naunang mga gawain. Sa module na ito, matututuhan ninyo hindi lamang ang kahulugan, layunin, gamit, katangian, anyo at target na gagamit ng paunawa, babala at anunsyo, kundi maging ang pagsulat ng mga sulating ito. May mga gawain akong inihanda para sa inyo upang mahasa ang inyong kaalaman at malinang ang inyong kasanayan tungkol dito. Ikaw ba'y handang-handa na sa pagsagot ng mga gawain sa module na ito? Kung gayon, kunin ang inyong papel, ballpen at buksan ang inyong module sa pahina 2. At simulan natin gawin ang subukin natin. Tingnan mo lamang ang mga simbolong ipapakita at piliin ang tamang sagot. Isulat ang tamang letra ng iyong sagot sa inyong papel. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Bilang 1. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Ang tamang sagot ay letrang B, no U-turn. Bilang 2, ano ang ibig ipahiwatig ng simbolong ito? Ang tamang sagot ay letrang E, may nagtatrabaho. Bilang 3, ang tinutukoy ng simbolong ito ay ang tamang sagot ay letrang A, babala. Bilang 4, madalas natin itong nakikita kahit saan mang lugar.
Ito ay tungkol sa ang tamang sagot ay letrang C, toilet signboard. Bilang 5, ano ang ipinahihiwatig ng simbolong ito? Ang tamang sagot ay letrang D, nahuhulog na mga bato. Magaling! Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang susunod na gawain kung saan ay tutukuyin ninyo ang hinihinging sagot ng bawat item. Piliin ang tamang sagot na inyong makikita at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Bilang 1, ito ay pangkalahatang tawag sa anumang pagbabatid ng mahalagang impormasyon sa tao. Ano ito? Ang tamang sagot ay letrang C, patalastas. Bilang 2, ito ay nagsasaad ng mahalagang impormasyon at mistula rin itong nagsasabi kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin. Ano kaya ito? Ang tamang sagot ay letrang B, paunawa. Bilang 3, ito ay nagsasaad ng maaaring maging panganib sa buhay ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tamang sagot ay letrang A, babala. Bilang 4, ito ay mahalagang impormasyon na makapagbibigay ng sapat na kaalaman sa sinumang tao. Ano ang tinutukoy nito? Ang tamang sagot ay letrang E, anunsyo. Bilang 5, ito ay katangian ng patalastas sa paggamit ng wika. Ang ibig sabihin nito ay ang tamang sagot ay letrang F, simple. Sana'y nasagot ninyo ng maayos ang mga panimulang gawain natin sapagkat iyon ang tulay patungo sa ating bagong aralin. Dahil pagkatapos nito, may panibagong pagsubok na naman na susukat sa kaalaman ninyo. Bago ang lahat, ito muna ang ating mga layunin. Pagkatapos ninyong mapanood ang buong video na ito, inaasahan kayo ay una, nakikilala ang paunawa, babala at anunsyo ayon sa layunin, gamit, katangian, anyo at target na gagamit nito. Pangalawa, nakasusulat ng sulating paunawa, babala o anunsyo batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika. Pangatlo, naisa sa alang-alang ang etika sa binubuong technical vocational na sulatin. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, mahalagang ituon niyo muna ang inyong oras, atensyon at pag-unawa sa mga ibibigay kong alituntunin upang lubos ninyong maunawaan at mabatid ang ating mga pag-uusapan. Handa na ba kayong matuto? Simulan natin ang pagtalakay sa paunawa, babala at anunsyo. Sila ay nagbibigay impormasyon sa mga nakababasa nito. Nakatutulong ang mga babala upang maiwasan ang mga sakuna, aksidente at iba pang hindi kanais-nais na pangyayari para sa isang individual. Marapat lamang na sundin ang mga mensaheng ipinararating ng mga ito para sa kaligtasan ng lahat. Karaniwang malalaki ang sukat at estilo ng pagkakasulat ng mga paunawa at babala na matatagpuan sa isang lugar na madaling makita. Inaasahan ding malinaw ang pagkagawa at pagkakapaskil sa mga ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay purong teksto lamang ang bumubuo sa mga babala, kundi maging mga guhit o larawang madaling matukoy at maunawaan ng mga nakakakita nito.
tiyak at direkta ang kadalasang paraan ng pagkakasulat ng mga paunawa at babala. Hindi ito yung sobrang mahaba. Makukuha agad ang ibig iparating na mensahe upang mabilis itong maalala. Kagaya ng mga paunawa at babala, nagpapaalala rin ang mga anunsyo. Nililikha ang mga ito upang magbigay ng mga tiyak na detalye hinggil sa isang pangyayari, kagaya halimbawa ng mga gaganaping pagpupulong, panayam, talakayan at iba pang mga katulad na pagtitipon. Makikita sa mga anunsyo ang mga natatakdang petsa, oras, lugar na pagdarausan at iba pang batayang kaalaman hinggil sa paksang inaanunsyo. Tiyak din ang pagkakabuo nito kung kaya't madaling matandaan. Pangkalahatang tinatawag na patalastas ang anumang paunawa, babala o anunsyo. Nagsasaad ang mga ito ng mahahalagang impormasyon para sa atin. Ang paunawa ay isang mensahe na nagsasaad ng mahahalagang impormasyon at mistula rin itong nagsasabi kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin. Halimbawa ng isang paunawa ay pagsasaad ng pagbabago ng lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong, katulad nito. Una, gaganapin ang pagpupulong ng mga mag-aaral sa Jose Rizal Hall sa halip na Marcelo del Pilar Room. Pangalawa, inaabisuhan ng lahat na mula ngayong Lunes, 30 Marso, ay hindi muna magpapapasok ng mga tao sa gusaling ito. Samantala, ang babala ay nagsasaad ng maaaring maging panganib sa buhay, estado, o nararanasan ng tao. Maaaring sa pamamagitan ng salita o larawan, may isasaad ang babala. Pagtuunan ng pansin ang mga halimbawang inyong makikita. Una, ito ay babala tungkol sa mga nahuhulog na bato. Kalimitang makikita ang mga ito sa daan na nasa gilid ng bundok. Pangalawa, makikita ang babalang ito malapit sa swimming pool o kaya'y sa dagat. At pangatlo, ito ay matatagpuan sa mga daan na madulas, dulot ng palikulikong daan, o di kaya'y sa klase o kalidad ng pagkakagawa ng daraanan. Ang anunsyo naman ay nagbabahagi ng mahahalagang impormasyon na makapagbibigay ng sapat na kaalaman sa sinumang tao. Maaaring ito ay isang panawagan sa ilang importanteng gawain o aktibidad. Narito ang mga halimbawa. Una, ang mga mag-aaral ng TechVoc ay inaabisuhan na pumunta sa opisina ng Kalihim sa Lunes, 23 ng Abril, mula 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali para malaman ang mga asignaturang kukunin sa susunod na semestre. Pangalawa, iniimbitahan ang lahat na dumalo sa pagtitipon ng mga kilalang manunulat. Gaganapin ang pagtitipon sa Atrium, New City Hall, Tagum City sa 30 Mayo 2021 mula sa 4 hanggang 6 ng gabi. Naintindihan niyo ba ang ating paksa? Malinaw ba sa inyo ang pagtalakay natin sa paunawa, babala at anunsyo? Sa puntong ito, bibigyang daan natin ng ilang konsiderasyon sa pagbuo ng mga paunawa, babala at anunsyo. Una, paggamit ng wika. Kinakailangang mapukaw agad ang mambabasa sa anumang inilagay sa paunawa, babala at anunsyo. Mahalaga ang salitang gagamitin ay simple at mabilis na maintindihan. Simple ang mga salitang gagamitin dahil dapat na direktang sinasabi ng paunawa, babala o anunsyo ang mahalagang impormasyon na laman nito. Mahalaga rin na mabilis na maunawaan ng mambabasa ang paunawa, babala o anunsyo ang impormasyon na inilalahad. Iwasan ang maligoy na salita o paglalarawan ng isang pangyayari. Halimbawa, ang babalang mag-ingat sa aso ay malinaw at simple. Pinag-iingat ang tao sa aso dahil tiyak na may panganib na dala ang aso sa tao. Maaari itong makakagat ng tao o kaya ang simpleng pagtahol nito ay magdulot ng takot sa tao. Samantala,
Ang babalang mag-ingat sa itim na aso ay makapagbibigay ng kalituhan sa tao dahil iisipin ng tao na mapanganib ang itim na aso. Ngunit ang kayumanggi o kaya'y puting aso naman ay hindi dapat kinatatakutan. Tandaan, kailangang maging maingat, wasto at angkop ang paggamit ng mga salita sa ganitong uri ng sulatin, lalo pat marami ang target nitong mambabasa. Pangalawa, paggamit ng imahen o simbolo. Sa kasulukuyan, ang paggamit ng imahen o simbolo, kalakip ang mahalagang impormasyon, ay tinatawag na infographics. Sa kasulukuyang panahon, mas nakapupukaw sa mag-aaral ang paggamit nito dahil sa pagiging malikhain, kakaunti ang tekstong babasahin, malinis ang pagkakagawa, at nakaaakit sa mata dahil sa kulay. Ang mga nabanggit sa itaas ay mga palatandaan na epektibo ang infographics. Maliban sa usapin ng infographics, mahalagang ipaalala sa mga mag-aaral na ang mga imahen at simbolo ay dapat na may kaugnayan sa ginagawang paunawa, babala o anunsyo. Kapag hindi malinaw ang imahen o simbolong ginamit sa patalastas, makalilikha ito ng kaguluhan. Narito ang isang halimbawa. Malinaw sa imahen na isa itong babala na kung saan ang sasakyan ay maaaring mahulog mula sa isang bangin na tubig ang kanyang babagsakan. Sa puntong ito ay titingnan natin kung naintindihan ba ninyo ang ating naging talakayan. Tukuyin yung ito ba ay isang babala, paunawa o anunsyo ayon sa ating pinag-aralan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel. Bilang isa, walang pasok, Nobyembre 9, 2020. Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng publiko at pribadong paaralan sa lungsod ng Tagum dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Cardo. A. Babala. B. Paunawa. C. Anunsyo. Ang tamang sagot ay letrang C. Anunsyo. Bilang dalawa, ang pagpupulong ng lahat ng mga guro ay natatakdang ganapin ng harapan ngayong Huwebes ay hindi matutuloy. Sa halip, ito ay gagawin na lamang sa pamamagitan ng virtual gamit ang Zoom application sa oras na 8:00 ng umaga upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng empleyado. A. Babala. B. Paunawa. C. Anunsyo. Ang tamang sagot ay letrang B, paunawa. Bilang tatlo, bawal pumasok sa gusaling ito ng walang suot na face mask at face shield. A, babala. B, paunawa. C, anunsyo. Ang tamang sagot ay A, babala. Huwag manigarilyo, nakasasama ito sa kalusugan mo. A. Babala. B. Paunawa. C. Anunsyo. Ang tamang sagot ay letrang A. Babala. Para sa karagdagang gawain, basahin mo ang sumusunod na mga pahayag at isagot ang sang-ayon o hindi sang-ayon batay sa ipinahihiwatig ng bawat pahayag. Isulat ang sagot sa inyong papel. Bilang isa, kailangang na isusulat sa malaking letra ang mahahalagang salita na nais ipaunawa sa mga tao upang ito ay madaling mabasa. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ang tamang sagot ay sang-ayon. Bilang dalawa, dapat maligoy ang pagpaparating ng mensahe sa iyong babala, paunawa at anunsyo, sang-ayon o hindi sang-ayon.
Ang tamang sagot ay hindi sang-ayon. Bilang tatlo, mababasa sa anunsyo ang mga natatakdang petsa, oras, lugar na pagdarausan at iba pang mahahalagang detalye na kailangang malaman ng tao. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ang tamang sagot ay sang-ayon. Bilang apat, purong teksto ang dapat na ginagamit sa mga babala. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ang tamang sagot ay hindi sang-ayon. Bilang lima, patalastas na maituturing ang babala, anunsyo at paunawa. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Ang tamang sagot ay sang-ayon. Mahusay! Alam kong madali lang ang mga gawain na ito para sa inyo. Sa puntong ito, sasagutan ninyo ang mga natitirang gawain ng inyong module sa pahina 10 hanggang 14 sa bahaging tandaan natin, suriin natin, payabungin natin, at pagnilayan natin. At dito nagtatapos ang ating masaganang talakayan. Naway marami kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muling pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon, hatid sa inyo ng Lantaw Kompre. Ito ang inyong lingkod, Ginoong Romeo Jr. D. Purog, na nagsasabing, mas makabubuting tayo ay maging maingat at mas paigtingin pa ang ating kamalayan sa ating paligid sa lahat ng panahon. Sundin ang mga gabay, mga babala at paalala na maghahatid sa atin sa ligtas, mapayapa at magandang buhay. Isaisip na ang pagiging masunurin ay tanda na tayo ay mga responsabling mamamayan ng ating inang bayan. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling isangguni ang mga ito. At tandaan, hindi kayo nag-iisa, kahit pa hindi tayo nagkikita. Hanggang sa muli, paalam!